So ngayon guys, tuturuan ko kayo ng basic Excel gamit ang addition, subtraction, multiplication at division. So unahin na natin tong addition guys. Naglagay na ako ng example dito, RJ, Christian, Darrell, Rodson, Erickson at Gerald. Nag-input na rin ako guys ng mga number. Ngari, ito yung mga expenses nila daily from day 1 to day 4. Sa loob ng 4 days, kukunin natin kung magkano yung expenses nila guys. So, paano ba kukunin yan? So, umpisan natin kay RJ guys. Click lang natin dito. Then, unang paraan ito guys ha. Turo ko sa inyo. Lagay tayo ng equal sign. Click lang natin yung day 1. Then, dito, lagay rin tayo ng plus sign. Click yung day 2. Plus sign, day 3, plus sign, day 4. Then, enter lang natin guys kung saan na yung lalabas. Ayun. So, isang paraan yun. Ito, ngayon, kunin din natin itong kay Christian. So, ito yung isang paraan guys. Lagay ulit tayo ng equal sign. Since na nasa addition tayo, sulat natin sum. Then, close and open parenthesis. Drag lang natin siya guys. Day 1 to day 4, i-drag mo lang, then enter. Automatic na siyang mag-gather guys. So, ganun din. Ulitin natin. Equal sign. Sum. Then, drag. Enter. So, para hindi na rin kayo mahirapan guys, kunin tong expenses ni Rodson, Erickson at Gerald. May isang paraan naman na pwedeng mapabilis. So, i-click lang natin yung huling ginawa natin guys, then drag natin pababa. Ayun, kung saan na po siyang lumabas. Bale, si Rodson nga pala guys, ito yung pinakagwapo sa kanila. Okay, sana na sundan nyo yan guys. Ito naman, punta tayo sa subtraction. Naglagay na rin ako ng mga example dito. So, paano ba natin kukunin yung difference nyan? Dali lang din yan guys. Tulad ng sa addition, equal sign. Then, click lang din natin yun. Then, minus sign or dash sign. Click lang natin yung credit, salary, minus credit, then enter lang po natin guys. Ganoon lang po kadali. Ulitin natin. Equal sign. Click, then minus sign. Then credit, enter. Then para mapabilis po ang ano natin, trabaho, drag lang natin to guys, kung saan na po siyang lalabas. So, ganun lang kadali guys. Ito naman, punta tayo sa multiplication. So, sabihin natin ito yung daily earn nila, yung ipon, araw-araw ni Journey hanggang kay Gertrude. So, magkano ba ang ipon nila pagdating ng 1 week? Pagdating ng 7 days? So, compute natin yan guys. So, multiplication, then, equal sign. Click lang din natin itong daily earn nila, guys. Then, mag-input tayo rito ng multiplication sign. Times, bali, ang gagamitin natin, guys, is asterisk. Yan. Times 7, kasi 1 week. Enter lang natin, guys. Ito na po yung ipon ni Journey sa loob ng isang linggo. So, kunin na naman natin ngayon guys yung 2 weeks na ipon niya. So, i-click natin dito. Equal sign. Click natin itong daily earn niya. Asterisk. Then,
Sa 2 weeks, guys, 14 days. Enter lang po. Yun na, guys. Ganun lang kadali, guys. So, kunin naman natin itong kay Charissa. Equal sign. Click daily earn. Asterisk. Times 7. Enter lang natin, guys. Ganun lang po kadali. Itong quick to. Click lang din natin to. Asterisk. Then 14. Enter. So, ganun din guys. Para mapadali ang ating trabaho, click lang din natin to. Drag natin pababa hanggang kay Gertrude. Kung saan ako siya maglalabas ng result. Ganun din dito. Okay, dito naman sa division guys, ganun lang din. Input lang tayo ng equal sign. Click lang din natin to. Sa division guys, ang gagamitin na sign is slash. Ayan, slash. Then, click natin tong pangalawa. Enter lang natin guys. Ayan na. 500, check natin. 500 over 10 is 50. So, tama. Ulitin natin dito kay Rejoice. Equal sign. Click natin yan. Then, slash. Click natin to. Enter. So, dito kay Joshua, ganun din guys. Equal sign. Click lang natin to. Slash, then click yan, enter. So, ganun din. Para mas mapabilis, kung sakaling marami pa rito, click lang natin yung last ginawa natin, then drag pababa, hanggang kung saan, since na hanggang kay Agustina lang, then it. Okay guys, so yun lang, sana may natutunan kayo guys. Please don't forget to subscribe, like, and share para sa update pa ng ibang tutorial na gagawin ko. Salamat!